bukasan, malayo. Oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na ako yung nag-aantay sa'yo, mapapawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita kung magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahihin yung sarili mo, yung pamilya mo, may hindi mo na mababalik yun pag pinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas andito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sa'yo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. So wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusa mo muna sa umpisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo sususian, kung hindi mo lalagyan ng gasolina. Hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung ihiga ka lang dyan, walang mangyayari talaga sa'yo. Hindi mo pwede na inaasal na rin lahat sa Diyos na parang nasa Diyos, Diyos. Lagi ko itadasal sa Diyos. Hindi mo pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work kayo ginagawa mo, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitin ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, parang nagtatanim ng puno. Malaking pangarap mo, malaking puno yung kailangan mong itanim. Hindi naman pwede mag-okay ka ng mababaw lang. Hindi naman pwede konting tubig lang yung ididilig mo dyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sa'yo yun. Then pag nagbunga na yun, hindi po pwede na hayaan mo na lang bumungayan dyan. Hindi, kailangan pa rin ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, nandun na tayo sa taas, hindi po pwede lang halalantutay, lantutay ka na nandun sa taas. Pag hindi mo diniligan yung puno, magbunga man siya, isang beses lang, hindi sa susunod, hindi na ulit. Ganun yung pwede mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Mawawala lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oh, oras. Kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yung nilalaan. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad mo. Ngayon, nakastak ka lang sa comfort zone mo, may sablay yun. Kailangan mabagal mo yung movement mo, pero hanggat umuusad ako, still, umuusad ako. Darating at darating ang panahon ng lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao, kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila. Pero isipin mo rin na bago mo kayanin yung kaya nila, kailangan mo munang kayanin yung kinaya nila para kayanin mo kung ano yung kaya nila ngayon. Gets mo? Ito lang ang kailangan mo gamitin yan. Hindi mo na kailangan lumayo sa saan-saan. Magpapalok ng mundo, nandito lang sa loob ng bilog na to, ang sekreto ng lahat. Damn, son! Damn! Para sa akin, ito na yung pangarap ko eh. Kita ko yung ina to? Walang makakapanggap dito. Ito yung pinakamasarap na mga oras ng buhay ko. Pagdagan, ah, ilog ka! Pagtasi pag tinitigan mo, ipagtasi pag pinagmamasdan mo talaga. Lagi mong tandaan na sa magkaibang oras, pero parehas sumisikat ang araw at buwan. Ganun lang, maging malaya tayo sa sarili nating kaisipan. Huwag tayo magpapalimitan sa sasabihin ng iba. Hanggat wala tayong pinapapangang iba, banat lang ng banat, men. Let's go!